Hello guys! Welcome to my channel. And in my previous vlog, shinare ko sa inyo yung naging celebration ko ng 40th birthday. Pero hindi lang yung birthday ko ang sinicelebrate ko this year. I'm also celebrating my 10th year here in Canada. So, I'm so excited kasi on this vlog, I will going to share with you guys yung mga naging experiences, naging journey, and paano ba ako nag-apply, paano ko napunta dito sa Canada, and dun ba sa loob ng 10 years, may mga na-achieve ba? Yun bang mga goals at saka mga plano ko, natupad ba? So, yun yung i-share ko sa inyo. So, enjoy! So, yun nga guys. 10 years na ako dito sa Canada. That was May 15, 2011 nang pumasok ako dito sa Canada as a temporary foreign worker. Ibig sabihin nun, yung nakatatak sa passport ko is working visa. Hindi po ako permanent resident or immigrant nang pumasok dito sa Canada. Pagdating ko dito sa airport sa Toronto, diretso kami ng immigration and doon kami inisyuhan ng working permit. And doon sa working permit na yon, nakalagay kung sino yung employer and kung saan kami mag-work. So, yun po. Foreign worker ako pumasok dito sa Canada. Walang nag-sponsor or kumuha sa akin. Nag-apply po kami. And may employer na nag-hire sa amin para makapag-work kami dito sa Canada. Saan ba ako nag-apply? Well, sa mga nagtatanong, hindi ako sa Pilipinas nag-apply. Nasa Taiwan ako noong magkaroon ng opportunity, mga applyan nga, papunta dito sa Canada. So, nag-try ako. Una, mga pangalawa, pangatlong apply, hindi tayo sinuwerte. So, tumigil muna ako ng pag-apply nun. Hanggang sa itong kaibigan ko, niyaya lang ako. Sabi niya sa akin na na-select siya ng isang company, may agent na tumutulong sa kanya, baka sakali gusto kong sumama. So, nag-try ako, sumama ako sa kanya, and pagdating ko, nung minute ko yung agent, yung 20 na katao na kailangan nila is puno na. So, ibig sabihin, walang slot na open para sa akin. Ang sinabi niya lang sa akin, may dalawang tao silang hinihintay na pag hindi nakapag-comply doon sa araw na binigay nila, tatawagan nila ako. After 3 days, naka-receive ako ng call, pinagre-report nila ako kasi sabi nila hindi rumiport yung iniintay nilang tao, so ibibigay nila sa akin yung slot. Siyempre ako tuwang-tuwa. Sabi ko baka ito na yung swerte ko. From Kaohsiung, bumiyahe ulit ako papuntang Taipei. So, nung araw na yon, nakalista na yung pangalan ko. Selected na ako. So, eto na. May nagastos ba? Yes po, may nagastos. Nung time na yon, sa natatandaan ko, nasa 90 to 110 NT dollar yung nabitawan kong pera. Lahat-lahat na yon. Plane ticket, processing. So, yun yung binayaran ko dun sa agent. Unang naging step, inask nila yung passport, deselected na nga ako, kasama na ako dun sa 20 na selected. Ang sunod nilang hiningi sa akin, mga requirements. So, yun na yung mga credentials, yung usually na hinihingi pag nag-a-apply ka. So, hiningan nila ako nun, and yung passport. So, andito na yung struggle. Kasi yung passport namin that time, hindi namin hawak. Hawak ng broker. So, pahirapan kaming humiram noon ng passport sa broker. Eh, nung time naman na yon, parang open na sila na, yun nga, may mga nag-aalis ang Pilipino sa Taiwan papuntang Canada. So, nag-try kaming lumapit sa broker. Sinabi namin na kung pwede mahiram yung passport kasi nga, nag-a-apply kaming papuntang Canada. Siyempre, yung broker medyo galit. Pero, in the end, pinahiram din. And thanks to God kasi hindi naman kami masyadong nahirapan sa paghiram ng passport namin sa broker. So, yun, isinabmit namin yung passport sa agent. Ini-apply kami ng working visa. And then, after a couple of weeks, lumabas na yung result. That time,
may Canadian embassy pa sa Taiwan. Kaya parang mabilis yung process ng visa namin. So, after 1 week or 2 weeks yata, lumabas din agad yung result. And, thanks God ulit kasi approve yung visa. So, yun. Natataka na yung... Ay, hindi pa pala. Bago pa pala kami mag-apply ng working visa, nag-medical muna pala kami. So, nagpa-medical. After ng medical, ayun na, lumabas na yung... Nag-apply na kami ng working visa. So, si agent din yung nag-process ng pag-apply ng working visa namin. Si agent din yung nag-ayos ng pagpapamedical namin. So, yun. Tapos na yung medical. Visa approved. Eto na. Nung sabihin nila na approve na yung visa at ibubuk na kami ng flight. So, andito na naman yung struggle kasi magpapaalam kami sa mga bosses namin sa trabaho. And hindi madaling magpaalam. So, pagdating namin sa work, kinausap namin yung pinaka-head. Nagpaalam kami na magre-resign na kami kasi nga lilipad na kami papuntang Canada. So, naging mahirap nung una, pero syempre, swerte talaga namin, pinayagan din kami. So, nag-apply kami ng March, May lumipad na kami. So, within 2 months, natapos yung process. Ganun kabilis nung mag-apply sa Taiwan. So, maraming hindi naniwala, maraming nag-doubt na... Sabi nun, uso rin kasi nun ang mga balibalita na may mga na-A to A daw, yung airport to airport. Ibig sabihin, makakaalis ka ng Taiwan, pagdating mo sa Canada, hindi ka rin makakapasok kasi baka yung employer ni agent is peke. So, andun pa rin yung kaba. Pero, malakas din naman yung paniniwala namin kasi may mga napaalis na din naman sila na kapwa namin Pilipino. So, eto na nga, nakapagpa-medical na, visa approved, nakapagpaalam na sa trabaho, nakabook na. Eto na, nakabook na yung ticket namin palipad ng mula Taiwan papuntang Canada. May 14, umalis kami ng Canada, ng Taiwan. So that was my birthday. Kaya napaka-memorable ng birthday ko na yon. Kasi nasa biyahe ako, sakay ako ng eroplano. Sa eroplano ako nag-celebrate ng aking birthday that time. Nagse-celebrate ako ng aking 30th birthday. Nag-celebrate ako ng 30th birthday ko sa airplane. And yung aking pag-alis papunta dito, the best gift na na-receive ko nung time na yon. So yun, 2011, nakarating na ako dito sa... How's my first year naman dito sa Canada? So, nung unang taon namin, hindi kami masyadong nalungkot or na-homesick. Siguro dahil excited pa kami. Ang natatandaan ko noon, every week, pag wala kaming pasok, grupo kami lumalabas at pumupunta kami sa iba't ibang lugar or kumakain kami sa iba't ibang restaurant. So, yun yung naging... aliwa namin. Kaya sobrang na-enjoy din namin yung first year namin. Tapos, the best experience talaga namin is yung first snowfall. I remember noon, nasa bahay kami, weekend yata noon, tapos parang may mga flurries lang na pumapataas. In kanya-kanya kaming silipan sa bintana. Oh, ano ba yan? Snow na ba yan? Snow na ba yan? So, ganun kami ka-excited. Kaya noong nagkaroon ng unang first snowstorm, as in lumabas talaga kami. Nasa work kami noon, and lumabas talaga kami. Naglaro talaga kami ng snow. And syempre, picture-picture, kasi nga, first snowfall, and sobrang saya-saya namin. But, sa pagdaan ng panahon, na-realize namin, hindi pala nakaka-happy ang snow. Kasi, nakakapagod. Lalong-lalo sa pagda-drive, napaka-delikado. It's too dangerous to drive kapag may mga snowstorm kasi talagang madulas yung daan. And pag snowstorm, ang bigat-bigat ng suot mo. Ang dami-dami mong suot kasi kung isa, dalawang jacket lang, malamig. As in malamig, kaya kailangan patong-patong talaga. Kailangan long sleeve, tapos jacket, tapos winter jacket, tapos yung boots mo, hindi lang pwede isang medyas lang. So, patong-patong din yung medyas. So, ganun kahirap pag may snowstorm.
papasok ka sa work, balut na balut ka, ang bigat-bigat. Tapos pagdating mo, isa-isa mo siyang tatanggalin. And then pag uwi mo, isusuot mo na naman, isa-isa na naman. So ang hirap-hirap. Pero enjoy. Enjoy yung first snowstorm namin. Siyempre, excited kami makakita ng snow first time. So in-enjoy talaga namin yung first snowfall. And another is, well, yung unang sweldo namin. Nung ma-receive ko, yung unang sweldo ko, nung kinonvert ko na siya sa Philippine peso, hindi ako makapaniwala na kinita ko yun within a month. So, hindi naman siya ganun kalakihan that time kasi mababa pa yung starting rate namin, pero malaking kaibahan sa kita sa Pilipinas and malaking kaibahan sa kita sa Taiwan. So, madali akong mas na-excite akong magtrabaho, mas sinipagan ko pa. At noon yung mga first 2 years ko, kahit bawal, nagra-racket ako noon. Kasi once na foreign worker ka, doon ka lang sa employer mo, pwede ka magtrabaho. Kung ano lang yung nakalagay sa working permit, doon ka lang pwede magtrabaho. Pero si Inday, matigas ang ulo, rumaracket. So, nagtatrabaho ako, nagsa-sideline ako. So, hindi siya itinadaan sa payroll or ibig sabihin wala siyang tax, binabayaran nila kami ng cash. So, nag-work ako as dishwasher sa mga restaurant. And then, pag weekend, naglilinis ako ng mga rooms sa hotel. So, yun yung naging racket ko. And, mahirap kasi mag-start ako ng dun sa full-time job ko ng 5:30 a.m. Tapos, matatapos ako ng 6 p.m. Kakain lang ako o minsan hindi pa ako kumakain. Diretso na kami dun sa restaurant kasi may mga hugasina na naghihintay. And hindi lang ilang pirasong pinggan, hindi lang ilang pirasong kutsara at nidor, hindi lang ilang pirasong mga baso yung hinuhugasan namin. As in, daang piraso. Ganun siya kahirap. Pero worth it naman pag binayaran ka. Worth it yung pagod. Nakakawala ng pagod kapag nare-receive mo na yung sweldo mo sa pinaghirapan mo. So kahit mahirap, diretso pa rin ako at mag-start kami doon mag-work ng alas 6 or alas 7 ng gabi. Natatapos kami minsan alauna ng madaling araw. Uuwi kami ng 1 a.m. Tutulog lang kami ng ilang oras kasi we need to wake up around 4:30 kasi papasok ulit kami ng 5:30 doon sa full-time job namin. So yun, ako karaketera. Parang ayaw nang matulog. So, ginagawa ko yon ng ilang taon. That time naman, kahit pagod, sulit naman. Kasi as the eldest talaga, parang ako, para sa akin ha, as the eldest, parang nasa akin yung responsibilidad, malaki yung inaasahan ng parents ko sa akin. Kaya din that time, sobrang nagsipag talaga ako. And awa naman ng Diyos, kahit papaano, na iba naman yung takbo ng buhay ng pamilya ko sa Pilipinas. So, that time, nag-aaral pa yung mga kapatid ko. Nagka-college sila. And that time din, yung pamangkin ko, labas-pasok din sa hospital. So, dahil sa Canada, I was able to support them. So, ganun kalaking blessing ang na-receive ko. So, 2011, 2012, eto na, another blessing ang dumating. Yung employer namin, kinausap kami and sinabi niya na willing siya kaming tulungan para maging permanent resident kami dito sa Canada. Eto na, excited na naman kami kasi kumbaga another blessing. Kasi once na permanent resident ka na, marami ka nang pwedeng gawin. So, nag-start na kaming kompletuhin na ulit yung mga requirements na kailangan. May mga requirements kaming kinuha sa Pilipinas, may mga requirements kaming kinuha sa Taiwan. So, nung matapos na namin yung requirements namin, nag-exam din kami ng IELTS kasi nung time na yon parang kami yung first batch na ni-required ng government ng Canada. Na parang noon time lang na ni-required yung IELTS. Before yata, pag nag-a-apply ka ng residency, hindi na kailangan ng IELTS. So, pakotoba na naman. Ito, IELTS. Kasi pag hindi mo na abot yung benchmark na hinihingi ng Canada, hindi ka rin makaka-apply ng residence. So, eto na naman tayo.
struggles na naman. Pero sa tulong din ni God, nakapasa naman tayo sa first take ng IELTS. And I passed it with flying colors. So, sobrang saya ko naman kasi naipasa ko naman yung IELTS. So, yun na. Nung makumpleto na yung requirements, I think parang 2014, I'm not sure, parang November 2013, ipinasa na namin yung application. Yeah, oo, 2013, nag-start na kaming magpasa ng mga application. And the next year, 2014, December 2014, eto na po, naging permanent resident na ako dito sa Canada. Another blessing na naman. So, after 3 years, na permanent resident na po ako dito sa Canada.